Okay, welcome back sa YouTube channel ko. At dito sa video na to, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung magbasa ng metro. Kasi sa totoo lang, kung hindi nyo alam basahin yung metro, kung may mga loko kayong leader na makakasalamuha pag tawanan kayo, gagawin kayong katawa-tawa kung hindi kayo marunong magbasa ng metro. Ngayon dito ituturo ko sa inyo yung sa ins or inches, kung paano ito tingnan sa actual mismo na metro. At madalas yung inches na to, saan to makikita nyo? Madalas ito nakikita sa size ng kahoy. Halimbawa, 2x2, 3x3, 2 media, mga ganyan. Kung hindi mo alam yan, kung sa paano yan tinitingnan sa metro, yari ka. Saan pa? Sa plywood. 1/4, 3/4, yan yung madalas na maririnig mo. Isa pa, drill bit, 1/8, 1/2, 3/8, mga ganyan. Yan yung mga madalas na maririnig o makikita natin na may sukat ng inch o inches sa trabaho. Ngayon, paano ito babasahin sa metro mismo? Saan ba itong 1/8? Saan yung 3/8? Saan yung 1/2? Kaya yun ang ituturo ko sa inyo sa video na to. Tara! Okay, ito na yung actual na makikita natin sa metro. Yan. Pag ginunat mo yung metro, yan makikita natin na mga number. Itong 1, 2, 3, ang tawag dito ay inches. Yan. Itong sa baba ay millimeter o centimeter. Pero dito muna tayo sa inch or inch, sa inch muna. Kung paano ba ito binibilang, itong mga guhit-guhit na to. Okay? Ngayon, dito tayo mag-umpisa sa 1 na. Kasi dito, hindi mabilang masyado yung mga guhit-guhit. Dito muna tayo magbibilang. Lahat ng mga maliliit na guhit na to, kung makikita, itong nakikita nyo, yan. Ang tawag dito sa lahat ng guhit na maliliit na yan ay 32. 132, 232, 332, 432, 532. Basta 32 lahat yan, itong mga maliliit na yan. Pag inisa-isa bilang mo yan, 32 ang tawag dyan. Okay? Ganyan yan binabasa. Ngayon ay sumunod na guhit ito. Yan. Makikita mo, mas lamang naman itong guhit na itong isa. Ito yung mga kasama. Mas mataas na yung guhit niya. Ang tawag dito ay 1/16. 1/16, pag inisa-isa mo naman ito, pag inisa-isa mo yan, 1/16 ang tawag dito. Dito na lang tayo sa lockdown tayo dito sa isang side ng metro. Okay, ito. Parehas lang yun kanina. Dito na lang tayo. Ito hanggang dito 1 inch, dito lang bibilangin natin, ah, 1 inch yan. Ang bilang dito, pag inisa-isa mo naman bilang lahat ito, ang bilang dito ay 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16 yan. Pag inisa-isa mo yan, 1/16 naman ang bilang dyan. Katulad dito, lahat ng guhit na to na nakikita mo, pag binilang mo yan isa-isa ay 32. Dito, 1/16 na pag binilang mo ng isa-isa. Okay? Ngayon, pag sinabi sa'yo na okay, sukat mo yung 1/8, saan ba yan? Sa metro. Ito yung padalawang guhit. Kuha nyo, ito. 1/16, ito yung 1/8. Okay? Ito yung 1/4 or 2/8, 1/4. Ito yung 3/8. Ito yung 1/2. Ito yung 5/8. Ito yung 3/4. Ito yung 7/8. At ito yung 1 inch. Okay? Yan yon. Ngayon, papakita ko na sa inyo sa papel kasi hindi nyo na maalala yan o hindi nyo matatandaan. Ito yung lahat ng guhit na pinakita ko kanina sa actual. Yan, mga maliliit na guhit na yan. Nakikita nyo, 32 yan. May mga guhit-guhit lahat yan pero hindi na natin yan pupukusan. Ito na yung makikita nyo sa metro mismo.
Ito yung unang guhit, 1/6. Pangalawang guhit, 1/8. Pangatlong guhit, 3/16. Kasi ito yung madalas na naririnig nyo na sa actual mismo na pagbabasa ng metro. Ito yung 1/4. Tingnan nyo na maigi. Ito yung 5/8. Ito yung 3/8. Ito yung 7/8. Ito yung 1/2. Chin's to lowest term ko na yan. Kung papaino yun kinuha, hindi, mas mahirap pa ipaliwanag yon. Pero ito, actual na mismo na pagbabasa ng metro. 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, o 1/10. Yan. Tingnan nyo na maigi. Yung pagka sunod-sunod ng mga guhit. Yan. Yan yung nababasa mismo sa metro. Ngayon, pag sinabi sa'yo ng foreman mo, okay, sukat ka ng 2 3/4. Ibig sabihin nun, 2 inches, yan, at saka ito. Ito yung 3/4 na tinatawag. Kuha mo. Ito yung 1/4, 1/2, 3/4. Okay. Ngayon, pag sinabi sa'yo, okay, guhit ka ng 2 3/8. Ito yung 2 3/8, 2 inches at saka 3/8. Yan. Saan itong nakikita? Yung 2 3/8 na sukat na yan. Ito, madalas yan nakikita sa doorknob. Pag nagbubutas ka ng doorknob, mula sa corner ng pinto at saka gitna nito, dito mo ipupwesto yan. Ganyan ang pag nagbabasa ng sukat. Pag sinabi sa iyo, okay, kuha ka ng kahoy na 2 3/4 o 2 1/2. Paano yan binabasa? 2 inches at saka ito yung 2 1/2. Gets nyo na? Ngayon, pag sinabi sa iyo, kumuha ka ng 1/4 na plywood. Ang laki lang ng plywood na 1/4, dito tayo sa pinakaumpisa ito. Okay? Yan lang. Pag itong sinabi sa inyo, kumuha ka ng 1/2 na plywood, pag sinukat mo, pag di mo kabisado, ito lang yung 1/2. Pag sinabi sa inyo, 3/4 na plywood, ito na yan. Yan. Ganyan yan ang pagbabasa ng metro. Ito na yon. Kaya sana nakatulong sa inyo yung video na to kung paano babasahin. Kasi mahirap kung wala kang alam. Kaya kung may mga tanong pa kayo, pwede nyong tawagan ako, send sa messenger, kontakin kung may mga tanong pa kayo. Willing akong sumagot sa inyo sa lahat ng itatanong nyo. Eh ganyan lang. Eh kung nakatulong naman sa inyo ang video na to, pag-like, subscribe at saka share na rin para marami pa tayong matulungan ng mga tao kung paano basahin ng metro. Marami pa akong video sa channel ko na makakatulong sa inyo for mga tutorial do kung tungkol sa trabaho, sa construction. Okay, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. God bless.